inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat. So with today's celebration, we are formally closing the longest fiesta celebration in the whole world. Ang Pinoy Pasko na nagsimula noong September 1 at ngayon po natatapos sa dating pistang tinatawag po natin Three Kings. Pero kahit magpabalik na rin po ninyo ang gospel na binasa natin from Matthew chapter 2 verses 1 to 12, wala po tayong makikita o madidinig na sila ay tatlo at lalo tayong wala makikita at madidinig at mababasa na sila ay hari. Kaya hindi na po using Three Kings, Happy Three Kings. Wala po basihan niyo. Paano sila naging Three Kings? Hayaan na po natin ang mga theologians ang mag-explain noon. Para po sa ating purpose for this simple Sunday Mass, tayo po ay mag-re-reflect lamang ano ang kahulugan at ano ang mensahe at ano ang good news itong huling kwento ng Pasko. So bago po natin ipapa ang mga Christmas lights at ikahuli ang Christmas tree, may muling paalaala at mensahe sa atin ang Panginoon na ito pong kapistahan na tinatawag ngayon the Epiphany or ang pagpapahayag ng Panginoon sa mga sa iba't ibang bansa dahil ang mga bisita po ito ay mga dayuhan. I don't want to call them three wise men either, although that is what the gospel says. I would rather want to consider them personally as the late visitors of our Lord Jesus. Sila po ay na-late, huling-huli, naiwan sila sa party ni baby Jesus. So nakauwi na ang mga pastol, nakabalik na sa langit ang mga anghel, pati si Maria at Jose, wala na sa manger, wala na sa bed. They were already in their home when they found Jesus. Bakit? Sila ay na-late. Eh, amo, wala naman yung late sa gospel, hindi rin mababasa yun. Hindi nga mababasa, pero hindi man po ang iyong kwento. Huling-huling na sila. Nagsasarapan ng pinto at bintana si San Jose. Nagpapahinga na ang mag-ina. Inabutan niya na pahigama nung bigla silang dumating. They were late. This is a common experience for all of us. Naisip ko po ito dahil alam ko, nung bago po ako dito sa St. Jude, pag-sistina ako, uling late yata ng mga iba yung pari. 7 o'clock, kung sa hindi sa 7 quarter. Natural, pag-isa po kayo isang takla, ay mga 6 o'clock. Kaya pwede nagal 7 o'clock, kaya na-adjust tayo. Bagya po, late yan, late yung pari. Eh, hindi mo may pari. All of us may experiences. At kapag na-late tayo, medyo nakakaya, nag-hombre, ayaw na natin pumasok at kung ano-ano tinatawag sa aming mga atin. So this is what I would want to reflect on. This is an experience of the last visitors of Jesus. They were late. And I believe there is a deeper meaning, there is a reminder, and there is a good news on being late. At alam ko kagay, walang una. Hindi lahat ng nalilate ay irresponsible at walang pakiram. Sa totoo lang po, maswerte na kayo ang nalilate ng 15-20 minutes lamang. Marami po ang napare nalilate sila 1 hour. May kakilala po akong pare, pinag-initias siya ng patay nung dumating siya 9 days na nung isa. That's why he's called the late father, so and so. So hindi po lahat ng nalilate ay irresponsable at walang pakialam. Minsan po ang mga nalilate ay dahil sobra ang responsibilidad nila. Parang po ako alam halimbawa na late sa pag-aaral.
matanda na noong nag-graduate dahil hindi sila marunong, kundi dahil they were so responsible na pinauna-una ang mga nakakabalang kapatid nila upang mag-aral. And because of that, pinauna-una ang mga nakakabalang kapatid upang matapos ang pag-aaral bago sila nag-aaral, kaya sila ay na-late. Marami rin po tayong kilala na-late sa pag-aasawa. Hindi nag-asawa agad. Hindi tayo nakahabol na lang sa last three. Hindi tayo mo lang mga boyfriend at girlfriend. Kundi tayo dinulungan muna nila ang mga kapatid nila upang magtrabaho muna para makatulong sa pamilya nila bago nila inintindi ang sarili nilang mga tao. So they were late in their married life, not because they were responsible, but because they were responsible for their brothers and sisters. Excuse me. Nung nagtatapusan natin ang parokya, may kaibigan po ang mesta, kinukwento niya. Meron siyang estudyante, nagtataka siya, hindi lang nakikita na absent na isang araw sa linggo, isang taon kung malate at ma-absent. So makikita niya this year, next year wala. And then the following year, doon lang niya makikita. Sabi mo, klaseng estudyante ito, yung mga estudyante na nalate ng one day, two days, in one year, until he discovered why. Nung matapos ng grade 3 ang bata, magpapahinga muna para yung kapatid niya ang siya naman mag-aaral. Then pagkatapos ng kapatid niya 1 year, titigil siya, doon pala niya itutulog yung grade 4 siya. Then after that, titigil na naman ng 1 year, para yung kapatid, younger kapatid niya, siya naman ang mag-aaral. Bakit? Not because they were made, but because simply natinig na lang sa palengke ang nanay nila, and they don't have enough budget for both of them to study at the same time. They were doing not because they were responsible, they were doing because they were responsible. I was sharing this last Friday. Minsan po kasi naalala ko, I was late in my former parish. I had 2 masses before the anticipated mass. 5 o'clock yung first mass sa isang barrio, then 6:30 yung second mass sa another barrio, and then 8 o'clock yung anticipated mass po na dun sa parokya. Nalito po ako ng 15 minutes dun sa unang barrio. Natural, dun sa second barrio, maliliit ka ng 30-35 minutes. And then dun sa next assignment mo, maliliit ka ng 1 hour na. And kalit na kalit sila, what happened? Sabi ko sa kanila, pasensya na po. May kasi yung papalabas ko lang sa momento, may humihingal tumatakbo. Paano niya eh, last ride, so tatay niya, napalabas ko lang mamatay. I was sharing with a Friday group this experience last Friday din po, first Friday. So dahil nalaman ko na mga kaibigan ko na bakasyon ako sa Batavid, dati pinagbibis ako ng first Friday, they asked me to offer mass for them. So simula po ng 7 in the morning hanggang 6:30 ng gabi, dito yung last mass, I was saying mass. And then after the mass, may pa po kami ng kapatid ko na galing sa stage para mag-usap kami kakit sa mga. And then before going here at 6 o'clock, somebody texted me, Father, pwede po bigyan ng communion, confession, at last rites yung tatay ko. Nasa hospital po dyan sa San Fernando. Sabi ko sa kanya, alam mo, mula ka ng 7 o'clock, nagbinisan na ako. Tapos ako, sabi ko kayo kapatid ko, and then baka matapos kami, 12 midnight na. Total dyan siya sa San Fernando ay under the parish of the cathedral, doon mo siya itawag ng pangit. Kasi malilibre ako ng 12 midnight na. And then he texted back, okay Father, I will tell my family you are available at 12 midnight. So sabi ko, okay, by 12 midnight, baka ako na ang nagpapala niya, baka patay na ako sa pagod. Okay Father, sundin kita para hindi ka mapagod. Anyway, nung muna po nag-react ako sa ganito, sabi ko, bakit kailangan maghintay na naghihinalo na yung kamag-anak, bakit yung panit, bakit hindi yung pwede pa maliwanag pag-isip, bigyan po lang po kayo mas reacting to this. Until this Friday, I had this reflection, God found a way, kinansin po ng kapatid ko yung dinner meeting namin, dahil pagod na raw siya, talaga pagod na po, so next time na lang yan. So nagkaroon po ng pagkakataon para mapuntahan ko rin, and I invest in every confession of his sick father. Anyway, I was reflecting sa ako, bakit kailangan tayo mag-invite until the last minute? And then, pagdating ko po doon sa hospital, sabi niya, Father, kayo na lang po ang hindi
maghintay ng may sakit. So I was not late, ako na lang ang hinihintay. Para umirma, para kamatay na. Ako na lang ang hinihintay. And I believe people, now I understand why people have to wait for the last minute until they call the priest for explanation. Why? Because they are still hoping na humaba pa ang buhay ng minamahal nila. They are still hoping na magre-recover siya. Kaya ini-extend at ini-extend, hinihintay na matukol the brain from body. Because they are still hoping he will recover and he will be strong. So I understand that now. Hindi tayo sa late na ano, or last minute sila tayo. No. They would wait until the last hour na hoping that has maagal ang minamahal.